May mga lugar na sa sobrang tagal ng nananatili ay naging bahagi na ng kasaysayan at saksi sa pag-unlad ng isang bayan. Isa sa itinuturing na kilalang bahay tuluyan ng mga bisita sa Palawan ang Badjaw Inn. Hindi pa uso ang salitang turismo ay nandito na sila para maging pansamantalang bahay ng mga turista at ng bisita sa Puerto Princesa City. Ang kwento ng Badjaw Inn ng Pamilya Mendoza ating malalaman ngayong araw. Tara! Tita, yes. Paano po nagsimula ang Badjaw Inn? Okay. If you would see in front, yung older building na yan, it was supposed to be a residence. Kaso at that time, nag-umpisa ba yung oil drilling? So there were a lot of people that were looking for rooms like yung mga oil, yung sa rig at saka mga pilots. So na-decidean na dagdagan ng 6 rooms dito. House, half in house, and then 6 rooms for renting. Then it started that way. Pero a lot of people would ask bakit naging Badjaw kung Badjaw daw kami, may mga from other places. Sabi ko hindi. Kasi ang decoration ni Mama before dito sa front, yung naging parang restaurant yan, was yung lambat, mga seashells, tapos mga, she had a lot of brass at saka yung bronze na, yung mga maslim na decoration. Meron pa nga yung plancha na luma din, may gong. So, they didn't know what to name Badjaw. So, nagkaroon sila ng party with her friends, tapos nag-ano sila ng mga names, it came to a vote, tapos nanalo was Badjaw. And it started as like not only Badjaw Inn, but it was Badjaw Inn and Steakhouse. We were serving steak at that time, imported pa na steak na galing Australia at that time. We had porterhouse, we had T-bone steak, talagang aged steak talaga. Yun ang hinahanap ko hanggang ngayon na hindi ko nakikita dito na mga aged steak. So ang naging anniversary of Badjaw was February 14, 1974. So that's how it started. And then later on, nagkaroon na mga, we were only a few establishment dito na nag-accept ng ano. One, the number one kasi was Raffles Hotel. And then I think the Duchess Inn. These are one of the oldest, tapos kami. Tapos ayun, later on, nagkaroon na ng mga guest na si Mama was very, ano, with guest talaga. Masyadong, ano, hindi ko na mana yun. Medyo mahiyan. Accommodating po talaga. Oo, mahiyan ako pagdating sa ganyan. Eh. Tapos later on, nadagdag itong building na to. Last na ito yung sa likod na mga late 90s na, parang 89, 88 na yan. Pero yun lang nga, it started because kailangan ng rooms ng mga people from the oil rig. Ayun. Mula noon hanggang ngayon, nananatili pa rin po ang Badjaw Inn. Ano po ang sikreto ninyo para aktibo pa rin ang ganitong establishment? As of now, hindi kami active. Kasi parang close pa rin kami. Makikita mo nga, walang tao. Though, I have 3 long-staying guests na hindi namin sila pinaalis dito. Like nga sila Doc Terry at saka si Uncle Buddy plus yung isang guest dito. At that time, nung busy pa before the pandemic, we survived even though there were new establishment, bigger establishment. Mas nabuhay kami sa regular guests that keep on coming back. Let's say even people from Manila or people from Iloilo would come here once or twice a month, dito na sila. Tapos people out of town galing like El Nido, Batarasa, they come here also. Well, when they need the things to buy here, kasi mga gamit nila, naiiwan nila yan dyan dati sa lobby or even sa rooms because our rooms are huge. I mean, not huge, large enough na their measurement is 4 by 6 meters. So malaki ang room. So that's one thing that they like about Badjaw, kahit sabi nga namin na ano eh. Eh, gusto nila dito. Plus, pag nandito sila sa loob, hindi sila na naiinip kasi may garden dito. Yan ang ano eh. A lot of people were surprised when they come in na may garden pala kami ng ganyang kalaki. Meron kayo mga long-staying guests? Yes. Meron po bang mga tumagal ng more than 6 months? More! Si Doc Terry has been here for years. She's been here like more than 11 years, 15 years siguro. Si Uncle Buddy na Palangka stayed here for more than 7 years while he was still working at sinasabi ko sa kanila maghanap na sila ng bahay nila. Ayaw nila, gusto nila dito eh. Homey feel po kasi. Homey feel, pas kasi pag nag-brown out may generator kami. Ano-ano na po ang pinagkaiba ng Badjaw Inn noon at ngayon, tita? Before, mas relaxed syempre yung noon kasi
yung hindi mo naabutan eh. When this, yung wala pang fence ito, tsaka wala pa itong last na building, it was all open. And we had lots of animals dito. We had ducks, we had, I think we had also yung turkey. And we also had yung otter. Dito, parang zoo nga dito noon. Tapos yung mga dogs namin, dito lang nakaano. Yun, medyo ano yun eh. Medyo talagang home talaga eh. Tapos, eh ngayon, naging formal na. Tsaka, syempre, wala na si mama. Iba rin yung touch ni mama talaga. Si mama talaga would bend her back talaga para maano lang, maging masaya lang yung mga kliyente niya eh. Yun lang, siguro it's been more quiet at saka nag-survive nga kami from the regular guests that keeps on coming back. Marami na po ang nag-open ng mga ganitong klaseng business, yung accommodation po. Ano po ba ang meron ng Bajau Inn na wala ang iba or unique side ng Bajau Inn? Okay, one of course yung homey feel, the spaciousness of the grounds and the room. And then two, I would say the breakfast din namin that we serve. Kasi like yung lamayo namin na danggit, kami na yung nagtitimpla at saka ano, pinapatanggal lang namin yung mga tinik. Tapos yun ang sinaserve namin. We had a lot of parang home cook na ano talaga. We had homemade na longganisa. Yung danggit namin, kami rin nagtitimpla. Tusino, sa amin din, lahat yan. There was a time din na I was making bacon din eh, na sinaserve dito na hindi siya masyadong nagsishrink. Hindi siya kasi hindi sa brine ko ginawa, kundi dried cure. So, I would say breakfast kasi a lot of walk-in guests would come here for breakfast. Sila, Ate Dina, Castro, and some of yung guests namin din na may mga foreigners din na pumupunta dito mag-breakfast. So, I would say, and also our food. Kasi we had big servings and our food wasn't expensive. That was one thing talaga. Malalaki ang portions namin and then mura pa yung pagkain namin. Yun. At masarap talaga yung pagkain namin dito. Because our cook also before here, lumaki yan kina mama. He was here like since he was like 14, 15 years old, pinag-aral and lahat. And he cooks na rin sa taste ni mama. So, we had good food. Though we have a few rooms lang with guests, hindi kami mabubuhay pag ano eh, yung ito lang mga rooms namin. Some of the rooms are not anymore being used. We started renting out spaces, like yung function room namin na malaki, na used to be Kampuchea. We rented it out, and then yung sa kanto may tattoo shop, tapos dito may dive shop. And then ngayon, we rented half of our lobby, magiging, ano to, coffee shop to? Reef Cafe. Magiging kay Albert na Miraflores. So, kumbaga, sa rentals na lang kami nag-most na... Kasi nasa tapat din po kasi nung daan eh. Bagay yes, din naman yes. Po siya dun sa... Before, it used to be parang, hindi naman sentro-sentro. Kasi dati yung old airport was dito and nilipat na doon. So medyo naging timing. No? Though, marami pa rin kainan. Ano yun ang maganda dito? Maraming kainan. Lalakad ka lang dito. Mag-cross ka lang ng street. Marami kayong... Hindi, I wouldn't consider na the other restaurants or yung kainan dito as kompetensya, it is because I noticed it's better na maraming kainan dito in a place para yung tao talaga dadagsain ng mga tao kasi marami silang choices. Kasi I remember before Trattoria was here in front, okay, ang daming tao. Alam mo, nung nag-close down yan sila, parang nagtahimik dito. Kaya sabi ko, okay lang na magkaroon tayo ng maraming restaurant and kainan dito para... Talagang everybody will survive here pag ganyan yung maraming kainan because people has a choice. Rizal Avenue pa rin po kasi Rizal, tita. Rizal Avenue ano pa rin. Main street pa rin talaga siya. Marami pa rin mapupuntahan. Oo, sa bagay hanggang dulo dun eh. Kahit sabi mo yung old airport, even though nagsarado na yung old airport, marami pa rin kainan dyan on the way. And then yun nga lang, close kami. Pero yun nga lang, may long staying na hindi namin pinaalis. Tapos once in a while, one or two rooms may dumadating from out of town na hindi namin mahindihan kasi nga mga guest namin sila from ano, yun lang. So that's why we started renting out na kasi kung hindi, at saka ngayon, kagaya niyan, mga tao lang namin, one or two persons lang na nagpapalitan-palitan lang dito. Yun lang kaya namin ngayon. Pasalamat na lang meron kaming rentals kaya medyo surviving pa rin kami. Tita, thank you very much po for your time and pag-share sa mga stories nung Bajau Inn before. Meron po ba kayong message sa mga... Sa other establishments and sa inyong regular customers. Yes.
What I can say na to all the other establishment, kasi ano rin kami, kumbaga magkasama din kami, nagka-meeting ganun, na let's not lose hope, even though siguro sirado ito tayo ngayon or hindi tayo masyadong busy, maybe later on we'll try to find another way na pwedeng gamitin yung space. Let's say, I don't know later on, kung talagang hindi pa rin ito maano sa rooms, pwede na ito maging like office spaces na lang if hindi pa rin ma-revive yung tourism. And rentals na lang yun. Tapos we don't know if we can fix this area, maybe later on, pero matagal pa rin na plano. Yun lang, sabi ko, don't lose hope, try to look for another venue or another thing na pwedeng kabuhayin. Ako, nag-iisip ako kung ano pwede kong gawin eh. Kagaya, it's either with food or ano. Pero sa ngayon, sa restaurant, no. Another thing siguro, maybe packaging of food na ganito and ganyan, ganyan. Yan lang. Let's not lose hope. Kaya natin to. Thank you very much, Paulita. You're welcome. 5 dekada ng masasayang alaala ang nagpapatuloy sa Bajau Inn. Nagbago ba ang mukha ng Puerto Princesa, ay binabalikan pa rin ito ng dating mga bisita dahil sa mga samahang nabuo dito. Episode 10 na tayo, mga kakwentuhan. Kung meron kayong suggestions o recommendations na patok sa ating kwentong Puerto, comment down below. Para sa past episodes, i-check nyo lang ay DYPR Palawan YouTube channel. Ako si Nico Mendoza Tan, taga Puerto Princesa.